Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganun. Sa Islam, may mga karapatan bawat Muslim. Isa sa mga karapatan, pag magsalam ang isang Muslim, i-reply niya, wa alaikumussalam. Fard. No. Saka kung siya nagkakasakit, bibisitahan. At kung siya ay marami. Pero ang ating tatalakayin ngayon ay diyang kunting ano lang, nasiha. At magtanong muna ako, bakit ba tayo nilikha ng Panginoon? Sister? Para magkaroon ng tao sa mundo. Ay, isa din yun. Tama din yun. Walang problema. Tama din yun. Nangalang, nilikha pa nga yung babae para aladami. Tama din yun. Para sambahin siya. Para sambahin. Okay? Sabi ng Allah sa Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِينَ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nilikha ko ang mga tao at jin para lamang ako ay sambahin. Okay? Sa Islam, lahat ng mga gawain na hindi labag sa Allah, hindi labag sa kanyang utos, ito ay samba. Like for instance, naggamit kayo ng hijab, ito ay samba. Mag-utang, magbayad, ito ay samba sa kanya. So, there are two kind of samba, rituals and non-rituals. Ang pinaka number one na nilikha ng Allah sa atin, upang sundin siya. At of course, yung 5 times a day, kasama doon. Baka isipin nyo, nilikha lang pala tayo ng Panginoon para magsamba. Wala na tayong trabaho. Wala nang enjoyment. Pero tandaan natin, pag ang mga Muslim, what is enjoyment? Iba po ang enjoyment ng mga Muslim kaysa mga non-Muslim. Kasi ang enjoyment sa mga non-Muslim, makakita sila ng opposite sex, enjoy sila noon. Magsayaw-sayaw sila, enjoy noon. Ano pa? May, hindi sabihin maghalo-halo, mag-swimming, this is the enjoyment of kafir. Pero sa Islam, sabihin mo, bakit naman pala, wala pa lang enjoyment. Iba pong enjoyment sa Islam. Kung mag-swimming, babae, kababae. Walang kasamang lalaki. Kung mayroong kainan, mayroon man sigurong kainan nga magkakasama ang babae o lalaki, pero talagang, even though, mayroon silang proper place. Nga hindi pwede nga insit lalaki, babae, lalaki, babae. Dahil ang babae at lalaki ay ano, sister? Opposite. Negative, positive. Ang kuryente, pag maano yan, ay umiilaw, ha? So iba po ang dahilan po sa Islam, number one, nga sambahin si Allah. Ha? Lahat ng ating gawain, ito ay pagsamba sa Kanya. Dito, papunta dito. Nakinig kayo ngayon, ito ay pagsamba sa Kanya. Lahat ng mga gawain, kahit sa pag-isip natin, dapat ito ay ayon sa Islam. Kahit man ang ating pag-iisip ay hindi natin mapipigilan, pero at least we will do our best nga mag-guided ang ating pag-iisip. Pwede bang pigilan yung pag-iisip, sister? Kahit isang segundo? Pwede bang pigilan ang pag-iisip? Nga huwag kayo mag-isip isang segundo. Ha? Hindi mapigilan, ano? Yung tibok ng puso nyo, kung pipigilan nyo ito, isang segundo lang pigilan nyo pagtibok ng puso. Itong lahat ay likha po ng Allah. Okay? At may mga purpose po ito, dahilan po bakit niya nilikha. Ang lahat ng nilikha ng Allah, kung wala pong guidance sa Kanya, ay useless. For example, may mata nga tayo, pero kung wala namang liwanag, useless ang ating mata. What's the use of eyes kung walang liwanag? Okay? Mayroon nga tayong lakas, pero yung lakas natin, limited naman. Hindi tayo makabuhat ng 100 or 200 kilogram. May limitation po. There are limitation. Ang nilikha ng Allah ay may limit po dito sa mundo. At especially may guidance. Ang binigay po ng Allah sa tao ay ang tinatawag na Quran, the Last Testament. Bakit may Quran? Naunang panahon, may Torah, aklat ni Moses, may Injil, aklat ni Jesucristo, may Zabor, kay David. Bakit binigyan ng mga aklat ang mga unang sugo at including Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bakit binigyan sila ng mga aklat? Para hindi tayo maligo sa maling landas. Maling landas. Muslim dati, may bago lang. Bago lang, alhamdulillah. Gumbagang sasakyan, sister, mayroong manual.
Diba? Bibili ka ngayon kahit trilo, may manual. Ang wala lang manual yata, toothbrush. May manual naman toothbrush, paano gamitin? Lahat ng bibilihin natin may manual, diba? Cellphone, may manual. Ano po ang dahilan bakit may manual? Para hindi masisira kaagad, mapapakinabangan matagal-tagal, di ba? Sabi doon, ito'y 110, kurente. Eh kung hindi mo babasahin, isaksak mo sa 220. Ha? Huwag mo basahin. Dahil kung basahin mo ng tubig, eh kung hinuhugasan mo, gustong malinisan, ay sira yung cellphone mo. Susundin mo yung manual. The same as a human being, the last and final testament, binigay po ng Allah ang Quran kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam para bilang manual sa tao. Pag hindi po tayo sumusunod at sinusunod po natin ang ating utak, ang resulta po ay disaster. Sabi ng Allah sa Quran, "Walaw ittaba'al haqq ahwa'ahum, la fasadatu samawati wal ard wa man fihinna bal atainahum bidikrihim fahum muridun." Sabi ng Allah, kung ang katotohanan ay ayon sa pag-iisip ng tao at ayon sa kanyang desire, the heavens and the earth will turn into ruin and disaster. Ha? Kasi may bago-bago kami dumating dito, nagawa ako ng research. Ha? Ayon sa tao ngayon, nasisira ang mundo. Bakit, for example, ang fashion show sa mga hayop ngayon, may damit. Kita nyo, kahit pato, kambing, pusa, mayroong fashion show ngayon na kambing ay dinadamitan ang mga hayop. Di po ba? Ang fashion show sa mga tao, babae, tinutanggalan ng damit. Nasirang ulo, wala. Nasisirang sira. So yun po ang kwan na mayroon tayong dahilan. Binigay po ng Allah ang Quran para sundin po natin. At sabi ng Allah, kung ang katotohanan ayon sa pag-iisip ng tao at sa kanyang desire, ang kalangitan at ang mundo ay masisira. So ngayon, pangyayari ngayon dahil sa utak nila, lalaki sa babae, lalaki sa lalaki magpakasal. Babae sa babae, mayroon na. Dami sa mundo ngayon, mga country ngayon, state, even United States of America, tinatawag na same-sex marriage. Ha? So alhamdulillah, kayo ay... Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Sheikh, Qadar Sheikh. Alhamdulillah. Asawi nasiha, suya, inshallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Qadar. Alhamdulillah. Sister Amira, mashallah. Sister Amira, barakah kabir, inshallah. Sister Amira, ayo. Alhamdulillah, she is the one gathering, mashallah. With your help also, mashallah. May Allah reward you, sir. Alhamdulillah. So, ang kailangan ang sa mga tao ay susunod tayo sa landas, otos po ng Allah. Okay? So, lahat pong gawain natin, bago natin tanggapin, bago natin itakwil, dapat gamitin natin ang aklat ni Allah at ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bago natin tanggapin, bago natin itakwil. Kahit anong bagay. Kung bibigyan kayo ng bagay, suppose example, pera. Alamin mo muna bakit binigyan ka ng pera. Eh baka ang katiksmik mo ang nagbigay, tanggapin mo kaagad, eh may plano yun. Ha? So, pag... Kahit tatanggapin mo, isipin mo muna. Itakwil mo, isipin mo muna sa Islam. At mayroon tayong basihan, hindi basihan ang ating utak. Ang nasabi ko, tayong mga Muslim, ang babasihan natin ang aklat ni Allah. Kung ito ay ang ating utak ginagamit, kung sang-ayon po sa aklat ni Allah, susundin natin. Pero kung ang bagay na binibigay sa atin or tatakwil natin ay hindi po ito sang-ayon sa aklat ni Allah, hindi po tayo gagawa. For example, like pagdarasal. Bakit tayo magdasal? Ito ay utos ni Allah. May mga bagay na gusto natin, pero ang totoo, kakasira natin. Sabi ng Allah, maraming mga bagay na gusto ng tao, pero ang hahantungan ay ikakasira. Mayroon namang iisip ng tao, nakakasira, pero ang hantong nito ay kabutihan. So tayo mga tao ay limited po. Alhamdulillah, mayroong Quran ng Allah binigay sa atin. At alhamdulillah, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga sahaba, at ang mga teacher natin, sila si Sister Amira, alhamdulillah, ang kasamahan dito, inshallah, gagampanin ninyo ang pagiging Muslim. At kung mga bagay na hindi ninyo matatanggap sa sarili ninyo, itanong nyo, you argue, itanong nyo, bakit ganito? Huwag kayong tatahimik, dahil Muslim na kayo, isipin nyo magtahimik na kayo, hindi. Sa Islam po, magtanong kayo, kung hindi nyo naintindihan, kung hindi nyo matatanggap, magtanong kayo dahil may lunas po ang lahat ng bagay, may sagot po ang lahat ng mga katanungan. Okay?
So, sino po ang gustong mag-Muslim sa ngayon? Ah, 1, 2, 3, 4. Ah, kasama ka, sister? Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Yung ngayon lang, yung nag-Muslim na. Okay. Anim? Pito. Ah, sinong seven Sabadista dito? Dating Seventh Adventist. Ah, Seventh Adventist na rin ako. Alhamdulillah. Pito ngayon, di Sabado.